Blessed Sunday nga pala sa lahat. Habang ako yung nakukuya ko, naisip ko siyempre magluluto tayo ng masarap na ulam. Naisip ko nga pritada. So ayun, tumakbo ako agad ng palengke. Pagkatapos kong tumakbo sa palengke, siyempre kailangan bibili ka ng mga sangkap. Yan, kumuha na ako ng manok. Siyempre kailangan may sibuyas yan. Panggisa yan eh. Siyempre mawawala ba naman yung bawang. Halagyan din natin ng bawang, of course. Tapos kumuha rin ng carrot, saka ng patatas, kaya Ate Ivy. So ayun, nilagyan ko rin siyempre ng apritata sauce, pampalasa. Lagyan ko rin ng bell pepper. So, ayun. Okay na. Pabalik na ako sa bahay. Ayun nga. Pabalik na ako sa bahay. Ito nga pala yung SMDs yung ginagawa sa lugar namin. At syempre, nandito yung Etox Tambayan. Yo, shoutout nga pala dyan. So, may car wash dyan, bilyaran, kainan, at kung ano-ano pa. So, pag uwi ko, sabi ko kay scammer number 2, meron ako pa sa lubang. Pero sabi ko, it's a prank. Ulam natin to, baby. Sorry. Bawi si daddy. So, naghiwa na nga ako na itong bawang. Dinikdik ko ng husto. Dinikdik ko ng husto. Yun. So, ang bawang is number 1 sangkap yan sa pagluluto natin, syempre. So, ayun. Pagkatapos ng bawang, syempre, susunod natin yung sibuyas. Pero, shoutout muna kay Tita Julie. Naku, nahiya pa sa camera. Shy time si Tita Julie. So, ayun nga. Tinuloy ko na. Nag-practice ako ng drama para sa susunod. Kayang-kaya ko na. Kayang-kaya ko nang umiyak. Hirap na hirap kasi ako sa pag-iyak. Wala akong pinaghuhugutan. Char. So, siyempre, hinihiwa ko lang naman yung sibuyas. So, ayan. Okay na nga lahat. Nagbalat na rin ako ng carrots, pampalinaw ng mata, para makita mo kung sino talaga ang mga tunay na tao na nasa paligid mo. Hugot yon. So, ayan. Hiwa na ako. Okay na nga lahat ng sangkap natin. Yan. Kompleto recados na. Sisimulan na natin ang pagluluto ng ating masarap na apritadang manok. Sinalang ko na nga, siyempre, yung pangmalakasan nating kawali. Nagigisa na rin ako ng sibuyas bawang. So, ayan. Nagigisa na tayo ng sibuyas bawang. Pag medyo ma-brown-brown na siya, yan. Pwede mo nang ilagay yung, siyempre, yung ating manok. Yun. Pagkalagay ng manok, halu-haluin lang ng konti. Iiwan natin to. Siguro mga ilang minuto lang. Pag medyo golden brown na siya, lagyan na natin ng tubig, yan. Siyempre, lagyan natin tubig. Lalagyan din natin ang apritada sauce para talagang malasang-malasa ang ating chicken apritada. So, pagkalagay ko nga ng ito, ng sauce, nilagyan ko rin siyempre ng dahon ng laurel, saka ng chicken cubes para sa lasang-lasang-lasa talaga yung manok na yan. So, haluin lang natin ng konti. Ayan. So, siyempre, kailangan takpan natin at pakuluin ng gusto. So, pagkatapos nga natin pakuluin, siyempre, pagbukas natin yung magic, siyempre, kumukulo na siya agad. Siyempre, lalagay na natin yung carrots at patatas. Lalagyan din natin, siyempre, yan ng bell pepper para medyo may parang iba yung lasa niya, maang-ang-ang-ang. So, habang pinapakulo ko nga, tinawag ko si scammer number 1, ilibang-libang ko muna. Siyempre, si scammer number 2, gilulugulo ko muna sa pag-iPad niya. Ay, nako, mukhang iPad talaga to si scammer number 2. Ayan. So, siyempre, sobrang kalat na naman. So, binalikan ko na nga yung niluluto natin. Ayan, hinalo-halo ko. Siyempre, kailangan meron yung tikim. Titikman natin. Sarap ko. Char. Ayan. So, ayan, sinaling ko na siyempre, of course, luto na. Luto na ang ating apritadang manok. Yummy, diba? Napakasarap talaga. Yung ayun, mamaya ihain ko na to. Naisip ko nga pala na syempre mas masarap kumain pag sa labas, nature, ayan. So, hinanda ko na yung pagkain namin dito, yung kakainan namin. Lagyan ko na ng baso, kutsara, tinidor, at syempre yung plato natin. So, mas masarap kumain sa labas kasi na-enjoy mo yung nature, saka maganda yung ambience. Gaganahan ka talaga kumain. Tapos kasama pa yung mga mahal mo sa buhay. The best yan. So, ayun nga, pagkatapos kong hiyahin lahat ng pagkain, tinawag ko na si scammer number 2. Sabi ko, tama na yung iPad, halika na. Halika na. Ayaw po. Patuitams talaga to si scammer number 2. Tinawag ko na si scammer number 1. Wala sa mood. Kala mo naman talaga, naligo kahapon. Malamig. So, ayun nga. Hinainan ko na sila ng pagkain nila. Ayan, sinabawang ko. Para lasang-lasa talaga nila. Saka mas ganado sila kasi malambot lang yung kakainin nila. Ayan. So, nilagyan ko na ng sabaw. Scammer number 1. Nilagyan ko rin si scammer number 2. Naku po, nagtuturo pa. Isa, nag-aaway pa ako. Sino raw, kanya raw yun. Naku po, Diyos ko, si scammer number 2. Saksakan ng gulang talaga niyan. So, ayan, nilagyan ko na sila ng manok. Ayan, tag-isang manok yan. Scammer number 2. At syempre, para dito kay scammer number 1 ko, si JD Boy. Yaw. So, ayan nga. Kakain na kami. So, guys, kain tayo.
kakain na kami. So, napansin ko ito si scammer number 2. Ako nag-iPad na naman. Sabi ko, pagkakakain, huwag kayong mag-iPad. Yan. So, ayun. Guys, kakain na po kami. Happy Sunday sa inyong lahat. So, habang kumakain nga kami, syempre, kailangan libangin mo ng konti, laruin mo para mas masaya ang kainan at ganahan talaga ang mga bata. So, ayun. Sinubukan ko si scammer number 2, pa-baby yan. Happy-happy siya. Gustong-gusto niya, sinusubukan siya ni daddy. So, ayun. Ito nga pala, nagkamay na ako kasi mas masarap kumain pag nakakamay. So, that's it for today's video po. Salamat po at sana po nag-enjoy po kayo sa aming mini vlog. So, lagi po natin tanda-tandaan na ang pagkain ay bigayan ng ating Panginoon. Kainin po natin to at huwag isayangin dahil marami po dyan na hindi po nakakain ng maayos. So, guys, mas masarap kumain pag nasa labas, lalo na kung kasama mo yung mga kids mo. So, guys, thank you and sana po nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!